Mukhang mabait pa siya tignan eh, no? Teka, bisa natin tong PCX. What's going on mga cutie pies? Joe Moto here. Pumunta ako kahapon sa Sec Moto Supply sa may Caloocan branch, yun yung main branch, para bumili ng mga pwedeng accessories na ilagay dito sa bagong PCX 160 natin. At kung ano-anong accessories yun, tingnan natin. Kumuha tayo ng smoke visor para sa PCX 160. Ito ay, magkano ba? 1,900. Yung ista kasi ng PCX 160 black eh. Pero subukan natin siyang palitan ng smoke. And kung nakita nyo yung stock Honda logo na dapat nandito eh, nawala na. Napalitan nitong PCX 160. Tapos may logo ng Sec Moto Supply. Nice! Next ay itong aftermarket mirrors from Sec Moto Supply. Nakuha natin to for around 1,400. Hindi ito yung stock mirror ng PCX mga cutie pies ha. Subukan natin siyang palitan ng maganda-ganda. May carbon to sa likod and manipis siya. Ito na nga lang kunin natin. So kapag nakalagay siya, ganito magiging itsura niya. Manipis niya eh oh. Ay, sojo, nakikita nyo. Itong mirror na to, meron na ding mga kasama extra tools. And mga tornillo, tsaka washer. Next ay itong mini driving light for 4,000 pesos. Ay, itsura ng box niya. Ang ganda ng box niya eh. Tsaka, ang bigat niya. Ang ganda! So, this is our mini driving light. Ito ang itsura niya. And meron na siyang kasamang remote. I mean switch. Teka, angat natin. Meron something sa loob eh. Ay hindi, ito ata yung bracket niya para sa crash guard if ever magkakabit kayo. O kaya sa mga handlebar. Tara, nandito. Oh. May kasama pang gloves. Anyway, ito yung mga tools. Ah, may bracket tayong kasama. And mga straps. Ah, at least may rubber. If ever maglalagay tayo ng bracket, hindi magagasgasan yung mismong alloy. And ito yung mga wirings. Mukhang dito tayo matatagalan na. At syempre, makakalimutan ba naman natin ang cellphone holder? Panigurado, familiar na kayo dito dahil laging ginagamit to sa mga lower CC. Sa totoo lang mga cutie pies, gusto ko sanang magkabit ng quad lock para sa PCX natin. Pero kasi kung lower CC to at ipopark natin kung san-san lang, eh delikado ang quad lock. Baka papagtripan, kunin, sayang naman pagkamahal-mahal ng mga quad lock. So stick tayo dito dahil okay naman to. Maganda to. Meron din tayong special item for today. Aftermarket horn para sa PCX from PIAA. Specs nito is 400 Hz by 500 Hz, 12 volts. So, ganun siya. Actually, hindi ko pa naririnig to. Pinadala sa atin to ng PIAA at excited na akong gamitin para sa PCX natin. Nice! May sticker pa tayo. So, this is our actual horn. Dalawa to, dalawang snail type. Meron ba sa ilalim ko? Meron sa ilalim nito. When you say Sec Moto Supply, alam nyo kung ano agad unang pumapasok ko bukod sa mga helmet and gears. Yung top box. Pero bago natin ipakita yung mismong top box na ikakabit natin, meron tayong tatlong bracket dito na pwede nyo gamitin sa PCX. Una ay itong PCX Omniverse ang pangalan. At ito ang itsura ng mismong bracket na. Nice, no? Simple lang. For this bracket, mabibili nyo siya sa halagang 1,400. Meron din tayo dito ang PCX2. Yun ang pangalan nakalagay sa kanya. Wala na iba eh. Ayan siya. Mas may dating siya kumpara dun sa una. Parang makapal-kapal to. Meron tayong mga diamond and triangle design dito sa surface. 1,400. Parehas lang din to dun sa nauna. At yung pang malakas ang bracket ng Sec Moto Supply. Bam! Kapal, no?
Ito medyo mahal-mahal na to kasi tignan niyo naman, ang laki nito, ang kapal nito. Ito nasa halagang 2,200 pesos. At yung mismong top box natin. Ito ay Airborne Black Ops. Ano ba kalaki to? 45 liters alloy box to na color black. Guys, ito ang tsura niya. Okay, kapitan natin itong mga to. Mga kitipays, napapunta tayo dito sa may Garage Point Manila para install itong horn natin at mini driving light, dahil sobrang komplikadong ilagay nitong dalawang to sa ganitong motor. At dahil komplikado gawin to, syempre ipapaubaya natin to sa pinakamagaling na mekanikong kilala ko. Bro, mahirap ba mag-install ng mini driving light dyan? Sa totoo lang, PCX na may pinakamahirap bakla si Nakaha. Sobrang tigas ng clips nito. Yung kulay blue na clip niya, di na kasi masyadong nakatornilyo to, naka-clip na lang siya. Kaya yung clip na yun, sobrang tigas nun. Ang nangyari, may mga times talaga na nabibiyak yung kaha. Ganun, so sobrang tigas ng clips. Kaya dapat talaga dito tahan-dahan. Na ako natatakot eh. Sinakabasag ako ganito. Kung balak nyo mag-PCX, ang isa sa mga pinakamahirap gawin, yung mag-backlash ng fairings. Dahil iba itong fairing na to eh. And yung tsura nyo, yung mga declip, hindi siya yung katulad ng mga big bike na Allen wrench lang buhay ka na, tanggal na yung mga fairings. Hindi eh. Ito susungitin mo talaga eh. And isa pa, ang laki kasi ng fairing nito, ang lawak oh. For example, itong likod, kung tatanggalin mo to, isang buo to. Hihilahin mo siya pa ganun. Pero bago mo magawa yon, tatanggalin muna yung upuan. Medyo komplikado yung gagawin natin para sa mini driving light tsaka sa busina. May abang pala talaga para sa top box yung PCX. So hindi nyo na kailangan mag-fabricate. Linis pa ng loob niya, no? Walang ka-watermark eh. Ito yung nakakatakot eh, yung may kulay blue na clip. Nalag-nag yung isa. Ito yung may pinakamahirap baklasin dahil pag nagkamali ka dyan, putol lahat yan. Big bikes hindi naman ganito eh, no? May ganito. Honda XADV yata. XADV? Mm. Oh, dito. No choice ako, nagbalat na ako ng wire. Hindi ko mahila yung terminal eh. Pero make sure ko naman na mababalik ko ito ng maganda. Makikita pa, ganito natin kinabit yung mini driving light natin. Nagkabit tayo ng bracket and may abang naman dito. Ganyan yung itsura niya. Malinis, tignan. Alam niyo, gusto ko dito sa lugar na to. Ito yung mga parts ko ah. Properly organized, di ba? Hindi siya yung nakabalandra lang sa sahig. And ito yung balas natin. Dito natin siya nilagay sa gitna. For the switch, dito na lang natin siya ilalagay sa ilalim ng mirror. Para madali nating i-access tsaka organize lahat ng switch nandito. Para sa stock nating busina, ganito ang tunog niya. Yan yung stock busina. Testing natin yung sa PIAA mo. Sa piraso? Oo. Okay. Ito ay isa sa mga mahirap na part eh. Yung magbalik. High, low. Oh, bawal yan. Ayan lang. Thank you.
Ito yung stock visor natin. Papalitan natin ng smoke visor. Actually, parang mas okay nga ito eh. Itong stock. Pero wala lang. Palitan lang natin ng smoke visor. Mawawala yung Honda logo dito sa baba. Ito, mawawala ito. Mapalitan ng PCX160. Guys, unfortunately, hindi na natin kakabit tong binili nating side mirror. Kasi di mag-fit tong tornilyong to. May mali din sa tornilyong to. Kaya babalik natin yung mga mirror sa stock. I think that's it para sa mga accessories ng PCX natin. Grabe, pinagod ako nito ah. May nakalimutan ba tayo? Ay, meron! Teka! Stickers. Lagay natin yung signature sticker natin sa windshield. Una natin ginawa, pumunta tayo ng Pasig sa may Garage Point Manila para lagyan ng loud horn from PIAA or PIA and mini driving light from SEC Moto Supply. Subukan natin. Yan yung high. Ito yung low. Yan yung sabay. Yan yung busina natin. Cellphone holder from SEC Moto Supply as well. Smoke visor. Ayan na yung tsura niya. Ewan ko, medyo madilim kasi ngayon eh. Hindi pa natin siya masyadong ma-appreciate. At syempre, yung pangmalakas ang top box natin. In-install natin yung pinakamaliit na bracket. Pero solid to eh. Makapal siya. Tsaka gusto kasi yung nakikita tong part na to, itong white. Pag nilagay kasi natin yung mas malaki, mas mahaba, mawawala na tong white. Eh, gusto kasi yung pagka-white nito eh. Simple lang yung box natin, pero this pure alloy. Super pa tayo. Pero madugo tong upgrades na to. Ang hirap kasi baklasin ang fairings ng PCX. So sa mga may gustong kumuha ng ganitong idea para sa setup ng PCX 160, nakuha ko po yung mga items ko from SEC Moto Supply Caloocan. Punta lang kayo doon. Andun lahat tong mga parts na kinabit natin. Alright, kung nag-enjoy kayo sa video na to, kindly leave a like. At kung mahilig kayo sa mga ganitong content, huwag kayo maglala na sa tamang channel kayo. So make sure to press that subscribe button dyan sa baba. And let me know your thoughts dito sa mga nilagay natin. Kaya mga cutie pies, see you sa next content.